Ayan, isang magandang gabi sa inyong lahat, no? So, may unit tayo dito. Actually, basic na basic to. Paano ba tayo mag-check ng horn? Kasi ang complaint ni operator, hindi na ako gumagana itong si pip. Wala na. So, para sa atin kasi mga katusok, yung horn, importante po yan sa unit. Di bale nang wala kang ilaw sa umaga or walang signal light, basta may horn lang, kasi yung horn talaga ang number one na magpapalis ng mga taong naglalakad. Kaya isa siya sa pinaka importanteng device o warning device ng ating unit, no? So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag diagnose muna. Simpleng diagnose lang muna ang gagawin natin bago yung repair. So unang ano natin, para hindi tayo matrabaho, wala tayong gagalawin dito sa baba muna, kasi yung horn nasa baba. Dito muna tayo sa switch, focus tayo dyan sa switch. So ang pag-check ko dyan, tatanggalin lang to. Yan, oops, nahulog pa. Tapos may nut dyan, itong nut na to is 70 nata, so tatanggalin din natin yan. So ayan, ang ginamit ko ay 17, no? 17 na socket range. So tatanggalin natin tong nut. So tanggalin natin yung manubela, kasi nandito lang yung ano, mga katusok, contact spring at saka contact niya, contact horn kung tatawagin. Ayan, tanggalin muna natin yung manubela, no? Ayan, so medyo may katigasan siya, pero pag nabunot niya, ano na yan, malambot na. So ayan, titingnan natin yung kondisyon. So ito yung contact spring nila, mga katusok, kung makikita nyo, yun, no? Talagang kalbong-kalbo. Tingnan natin kung nagana ba to. Parang stuck up to, ah. Ayan, stuck up to. Nag-stuck up to, katusok. Dapat maglalaro to up and down. Kaya nakalbo yan. Ngayon, try natin i-jumper. May wire ako dito, katusok. So itong wire na to, simpleng wire lang to. I-jumper lang natin kung tutunog ba o hindi. Kasi kung hindi siya, kung tutunog siya sa dito, ito lang ang problema. Ayan. So negative. Wala tayong makuha. Ayan. Ngayon napansin ko itong contact na to hindi naglalaro. So possible nito nasa ilalim yung problema. So titingnan natin yan ngayon, kasi dapat maglalaro to, ano, stuck up na rin yung isa, oh. Ayan, so may spring kasi yan. So ngayon atong bubuksan po natin, oh. So ayan, bubuksan natin. Star screw lang to, Phillips screw, mga katusok, dalawang screw lang. Ito, simpleng-simple lang to. Kahit operator nito, kayang gawin to. Pero kung hindi naman kayo allowed, tanggapin nyo na lang na hindi kayo pwedeng magtanggal. Pero at least, may alam kayo. Pwede nyong sabihan yung, ano natin, mga kaibigan nating technician. Sabihin natin na, boss, ayan, baka nagka-loose contact lang yan. Kasi mostly, no, sa ano natin, baka sabihin natin ay busted na yung horn. So hindi lahat ng horn na babusted. Mostly dito sa switching lang. So kung kaya natin gumawa ng ibang switch, maganda, pero kung kaya natin ibalik yung original, original na, 'di ba? So ayan, tatanggalin ko lang to, tatlong ano to,
tatlong bolt, tapos i-disconnect din natin tong ano niya, socket. Yan o. Dalawa to. Connection yan sa ano, mga katusok. Itong sa kabila sa combination or tawag na mga signal light, ilaw. Dito naman, ito yung sa takbo. Forward saka reverse. So, importante yan. Medyo matigas. Teka. So, ayan. Natanggal na natin lahat, no? So, itong socket na to, ito yung sa horn. So, kahit dyan lang mga katusok, dyan tayo mag-jumper. Pag nagano yan, nagbusina, ibig sabihin, ito lang problema. So, itatry natin i-jumper, ha? So, ayan mga katusok, ha? Kumuha lang ako ng isang maliit na wire. Tapos, ano lang natin to, no? Idikit lang natin. Sa switching lang to mga katusok, eh. Doon na, dito pa lang, malalaman na natin na nandito lang ang problema. Kasi once na mag-function to, ibig sabihin, okay pa yung horn. Yun, no? So, malakas pa yung horn. So, dito lang tayo nagkakaproblema ngayon sa switching. So, tatanggalin natin to. Titingnan natin yung condition ng spring. Kasi may spring to eh. Dapat naglalaro to. Tsaka ito na rin. Kung maano natin na medyo worn out na siya o manipis na siya, hindi na niya kayang mag-switch. So, ayan. Papalitan na rin natin ng contact. So, gaya nito. Naglalaro kasi yan. Ayan, makita nyo. So, bumabalik. Oh, may spring yan sa loob. So, ayan, titingnan natin ngayon yan. Tatanggalin natin tong screw. Tatlo lang to mga katusok. So, ayan, natanggal ko na ang mga screw, no? So, pwede nating hugutin to. So, ayan. So, ito yung sa contact ng horn, mga katusok. So, ayan ang bubuksan natin. Tatanggalan natin na ngayon. Parang cover lang to. So, titingnan natin yung condition ng spring at saka yung sa contact. So, kung kailangan na palitan, palitan natin. So, may mabibili naman yan kasi may part number din naman yan. So, ayan. Papakita ko sa inyo, no? Paano natin i-repair to. So, ito lang ang problema nyan. Ito, nadali. So, ang gagawin ko na lang para mapabilis, kukuha lang ako ng parts dito sa kabila. May naka-standby kasi ako dito eh. Yan o. So, ipagpalit ko na lang to. The same time, i-repair ko pa rin to. So, maganda din tong i-repair. So, yan. Pero, titingnan muna natin, no? Para makita nyo. So, ayan mga katusok, no? Dito tayo sa ano natin, working table para medyo ano naman, relax tayo pag paminsan-minsan. So tatanggalin lang natin tong screw. Ito lang ang naglalock niyan mga katusok. So makikita natin yung laman loob. Ayan, tabi lang natin para hindi mawala kasi ito. So mostly mga katusok, repairable lang to. So kayang i-repair to. Huwag na kayong mag-rewiring ng iba. Kasi diyan na papaano yung sistema eh. Nag-additional ka ng sistema na hindi naman standard. So may nangyari kasi dito, nag-additional ng sistema kalaunan, nasira yung board do sa system kasi wrong wiring. Dapat kasi tama yung wiring. So ito parang malaki yung ano nito mga katusok. So kita nyo, ayan sa loob, ayan ang problema ngayon. Yung mismong spring ay dumikit sa loob.
So yung plastic mismo na ano siya no? Na tawag nito. Parang nasunog. Ayan. Alam niyo ang cost nito mga katusok. Mostly ang cost nito yung nagbubusina ng matagal. Yung busina kayo, beep! Ginaganan nyo, iinit po yan. Gaya nyo, no? Uminit yung spring, tapos nagmelt yung plastic. Ayan, dumikit na. Kaya may paglalagyan din, may marireport na naman akong operator nitong na ibang lahi. Kasi yung attitude nga niya, tigas ng ulo. Ayan, no? Yan ang nangyayari. Spring oh. Hindi na bumalik. Yun ang masakit. So ang gagawin natin, kunin natin yung isang combination doon kasi yun kaka-repair ko lang noon. So papalitan lang natin to automatic, pero ang mostly na pinapalitan ko lang dito is ito lang. Spring at saka itong contact. Pero itong contact pwede pa to mga katusok. Kasi lampas pa siya sa 3mm. Pag 3mm, kung marunong kayong magbasa ng measurement, so yung 3mm, mga ganito pa yan, oh. Mga makapal pa yun, ganito po yun sa nipis. Yan. Yan ang 3mm, no? So, parang ganun lang. So, ito, lampas pa 3mm. Pwede pa to, lihain lang natin to, linisan lang natin. Tapos palit tayo ng spring. Tapos i-repair ko lang to, pupoksi ko para ma-fix yung ano, loob. Kasi medyo ano na rin yung plastic, oh. Hindi na siya pantay na bilog. So, dahil yan sa ano, yung nag-horn na, minit to na, nag-horn ng matagal. So, i-ano ko na rin to, i-address kasi hindi lang isang basis to. Same operator pa rin yun ng ano, may sala nito kasi mahilig talaga siyang magbusina ng matagal na hindi naman talaga required kasi nandito lang naman tayo sa ano eh, sa warehouse, tapos magbusina ka ng matagal, parang ano na yun, operator ano na yun, obedience, i-ano natin, i-correct natin yung mismong operator na yun. Ayan, so ikakapitan lang natin yun ng ibang ano no, ganito, kasi na-repair ko na yun eh. So pansamantala, ito muna ang papalit natin, tatanggalin ko yan kasi hindi naman to nagagamit, kasi under ano pa naman to. So habang i-repair ko yun kasi kakain yun ng oras, tapos gagamitin na nila yung unit. So, importanteng makabalik agad yung unit sa umaga, no? So, ayan. Tatanggalin ko muna to. Ito yung ikagamit natin doon sa kabila. So, ayan po mga katusok. Natanggal ko na. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na ni-repair ko na. So, makikita nyo dito. Nagano na rin ako. Nagpuksi ako dito. Ipuputi na puksi. So makikita nyo pag pinindot ko yan, no? Yan, babalik yan. Kasi may spring yan eh. So dapat ganyan yung ano, sa contact. Maglalaro talaga yung contact. Ano? Ano? Maglalaro talaga yan. Yan. So ito yung gagabit natin. Goods pa to mga tusok. Kalilinis ko lang na. Although marumi lang yung ibabaw niyan, pero yung kaluloob-looban nito, ito sa mga contact switch niyan, nalinis ko na yan, nalinis ko na rin yan. So ito yung ikakabit natin dito sa kabila. So
wala namang problema yan mga katuso, kasi SIM parehas lang sila ng part number, kahit pang 1.5 o 1.2, 1.5 o 2.5 na ano, wala namang kaso. Ang ano lang dyan is yung capacity. Pero once na Toyota, parehas-parehas lang yan lahat, kahit gasolina or diesel ka pa. Dito lang sa metering device lang. So ayan, itatry natin ikabit muna para matest, no? Tingnan natin kung anong mangyayari. So ayan, no, ikabit na natin, no? Pero bago natin i-close yan lahat, na-connect na natin to, no? Connection niya. Bago natin so itatry muna natin. Itatry muna natin, wire lang to. Try natin kung gumagana ba. Yo, no? Ayan. Gumagana na. So, kakabit na lang natin yung ibang parts, no? Tsaka, mismo yung... Teka. I-assemble na natin mga katuso. At least kahit ito kasi mga katuso, nakakatipid. At saka safe din siya kasi ano yan, standard talaga. Although pwede naman tayong mag additional switch, yung gumagawa na lang yung iba na electrical, nilalagay nila dito. So minsan kasi yung ano natin, kumpanya hindi ina-allowed yung mga ganyan, no? Gaya dito, hindi kasi siya ina-allowed. So, sinita ng safety. O, ano yan? Ano yan? Bakit may dagdag? Dapat wala yan. Standard ba yan sa unit? So, wala tayong may sagot sa mga ganyan, mga katusok, no? So, ang mangyayari na lang is, ipabalik na lang natin yung original. Original na, ano niya, original niya na kung anong standard, i-standardize natin. Kasi naglilikramo yung safety, depende lang sa kumpanya yan, depende. Dito kasi sa amin, dito sa food manufacturing, talagang medyo stricto sila, lalo na sa mga modification. Kasi ang nagiging rason kasi niya mga katuso, sabihin niya, baka masunog yung unit natin. Baka magano kasi sa electrical problem. Standard pa yan. Mga ganyan. So, para makaiwasan tayo kasi safety hazard naman yan. Talagang para sa unit saka sa operator naman, i-standard na lang natin. Para safe sa operator, safety din sa lahat. Hindi yung naglalagay tayo ng kahit ano. Ayan. Yun, oh. Nagalaw ko lang. Ayan, mga katuso. Malakas na ulit. Diba? So, kaysa ka kanina na wala talaga. Wala yung presensya ng horn. So, ngayon, i-ano na lang natin, advice na lang natin sa butihin nating operator din, no? Ibang lahi kasi yun, eh. Mahirap pakiusapan yung taong yun, pero pag kailangan ko nang i-report, i-report ko na. Dati ko na siyang sinabihan na wag kang mag-gamit ng horn na parang nasa traffic ka. Parang nasa traffic ka, beep! Tinatagalan niya, kaya nasisira agad. Diyan naman nagsisira mga katuso kasi iinit kasi yan. Iinit yan mga katuso. Ngayon yan ang nagiging dahilan kung bakit nasisira agad yung contact ng horn. Ayan o, di ba? Malakas. Tapos, babalik lang natin yung cutter. Oh. Ayan. Medyo yan. Medyo maingay. So, tatanggalin ko lang tong negative para ma-install na natin, no? Ayan, tatanggalin lang natin ng negative mga katusok, no?
bago natin ikabit yung reto. So sa mga ano ka pala katusok, kaya ako pala nasabi na yung operator nito is matagal siyang binababad niya yung horn. Nasabi ko yon kasi naobserbahan ko mismo sa pangumaga ko. Sabi ko kaya pala isang buwan lang ano na, sira na. So siya po yung talagang ano niya, hilig niya mag-horn ng parang nasa traffic. Dapat hindi ganon. So yung pag-horn natin, pang-warning lang, hindi yung ginagawa nating nasa traffic po tayo. Kasi nandito naman tayo sa warehouse, tsaka ang ingay. At the same time, pag ginaganon kasi natin, so madali talaga masira yung horn, lalo na sa mga contact. Kasi pag umiinit yan, siyempre na ano yun, nalulutong yung spring. Doon na nagkakaproblema, kaya nawala ng horn na yung itong unit na to. So last month, nag-repair na ako nito. Ayun, nasira niya naman ulit. So ngayon, ano na natin sa kanya, no? Pinakaisapan ko na siya dati, pero ngayon, talagang ipapa-email na natin para matuto na rin. Kasi lagi tayong repair ng repair, sa ano po lang pa, sa pag-handling lang pala niya ang may problema. So kaya, hindi naman sa galit tayo sa mga ano natin, kapwa operator, pero yun nga, gamitin natin sa maayos yung equipment. Gamitin natin yung sa ayon lang sa naayon lang, kung kailangan lang, hindi yung abusuhin. Gaya nito, inabuso, talagang magpapalit ka, ha? Pwedeng weekly ka magpalit ng ganyan, eh. Pag na, kasi binababad yung matagal, eh. Hindi lang dinidrain yung battery. Tapos, ito, mostly talaga sa contact, dyan nagkakaroon ng sira. So, ipipix ko lang mga katusok, ha? So, ayan, may play na. So, kapit natin yung negative para maobserbaran natin kung nag-switch ba siya. Ayan, parang wala na. Wala na itong katusok. Sample muna natin, ha? Yun, oh, ang lakas, oh. Oh, diba? Nandyan lang ang problema, mga katusok. Kaya pag ano, kung kaya nyong mag-DIY, do it yourself, pwede naman siya katuso kung ina-allowed kayo. Pero kung hindi naman, walang problema. Pero at least, kahit sa mga anong sasakyan yan, applicable yan. Lalo na sa ano natin, nandyan lang yan. So yung ano nito kasi, yung sa manubila, pinaka-importante din yun kasi ganito ang itsura niya, no? Nandito yung tinatawag nating contact spring. Ayan, mga katusok. So diyan yung lumalapat yung ano. Para siyang ring lang, no. Diyan lumalapat. Tapos pag pinindot mo diyan, i-focus natin, ha. Ayan, no. Yan yung lumalapat, oh. Oh, pag pinindot mo, pip, contact na yan. So parang switch lang tong contact spring nito, kaya bilog siya para lahat ng anggulo, kahit ng liko ka ng liko, pwede kang magpito. Kaya spiral yung switch niya. Yan mga katoso, kung may nakukuha kayong aral dito sa munting video natin, paki-like and share na lang po. At subscribe na rin sa ating YouTube channel. Kasi doon po ako nag-upload ng complete details. At saka nag-upload din ako ng mga troubleshooting ko doon. Sineshare ko lang, so nasa inyo na rin kung manonood kayo o hindi. Ganito lang yan mga katusok, eh. Kung gusto mong mag-upgrade sa sarili mo, kung gusto mo pang malaman ng mga ganito, kung mahilig ka sa pagkukumpone ng electrical, mechanical, talagang sa mahilig lang, pwede nyong panoorin. Kung ayaw nyo naman, wag nyo lang panoorin kung hindi naman nakakatulong sa inyo, kung kampante na kayo sa pagiging operator nyo. Ayan, so no hit lang po tayo. Laging tandaan na sharing is caring lang po tayo, mga katusok.